Natives. Nandito na tayo ngayon sa Rizal Park and explore na natin yung loob ng Rizal Park. So, let's go! Mga ka-tips, simulan natin dito. Ito yung, kung mapapansin nyo, may mga parang isla-isla. Ito yung bali parang mapa ng Pilipinas to dito eh. Ayan o, ginawa nilang ano. Hindi lang kita kasi maganda sana kung sa taas magagaling kitang-kita to na ano to ng mapa ng Pilipinas. So, ayan yung island. Mga island. Itong nandito tayo sa bandang ilalim. So, may parking Mindanao to. So, yung kaya sa gitna, yung lusog sa ibabaw. So, next stop tayo mga ka-tips. Makikita natin yung National Museum. Bali, likod na to eh. Nasa ang harap niya is nandun sa kabilang kalye. Pero pwede kami dumaan dito. So, sa mga gusto ding bumisita sa National Museum, pwede nyo siyang madaanan dito. Marami din nagtitinda dito. May mga siyang matindahan na rin pala dito ng mga nakatayang mga kainan. So, yung mga mag-snack, hindi kayo mabutong kasi may mabibili kayo dito. Nasa harap lang siya ng National Museum. Ito ang children's playground dito sa Luneta. May admission siya ngayon. Ayaw ko, dati kasi may bayad dito 10 pesos. So ngayon, free admission siya. Ayan. So, maraming palaruan sa loob. Mamaya kunan natin yung harap. Hindi tayo makapasok kasi nilagyan nila ng saling. So, bawal pumasok sa loob eh. So, mamaya sa harap tayo tingnan natin. Tips yung buwa sa harap ni Lapu-Lapu. So, hindi natin siya mapasok kasi may nilagay nga silang bako dito. Ayan o. Inikutan nila, so bawal siya pumasok dati na kapasok doon sa loob. So hindi ko alam anong dahilan nila bakit hindi pwede lumapit ngayon. So kunan na lang natin mga tips, hindi pa tayo sa iba. So ito yung orchidarium dito sa gilid din ng Luneta. Makikita rin natin siya dito. So pasukin natin, tingnan natin kung libre lang. Bilang pala pumasok dito sa orchidarium. So tingnan natin kung anong makikita natin sa loob. Tagal ko dito, ngayon lang din ako nakapasok dito. Tingnan lang natin kung anong meron. Ito ang nasa loob ng orchidarium. Maliit lang siya. So, gusto mo lang magpahangin, magikot-ikot, para maiba, may mga halahalaman. Ito. Ito ang makikita nyo dito sa loob. So yan, ugali ng mga pamilyang Pilipino magsama-sama at bumisita sa mga lugar. So ito, isang pamilya makikita natin. And maaay pa dito. Actually sa labas maaay pa. May mga foreigner din dito nag-iikot eh. So ito yung loob ng orchidarium. So labas na tayo guys. Balik tayo.
kayo mag-countdown dito. At maganda yung mga fireworks dito sa bisperas ng bagong taon. So, yung mga ayaw mag-stay sa bahay, pwede kayo pumunta dito sa Rizal Park. Ito yung second part ng Rizal Park. So, ito yung bandang gitna. Tumawid na tayo doon sa may unang tawidan. So, nasa gitna na tayo banda. Check na natin kung ano meron dito. Mga ka-tips, approaching tayo sa gitna kung saan makikita yung fountain ng Rizal Park. So, dito, ngayon may music siya. And makikita natin yung fountain na gumagana. Pero sa gabi, maganda dito kasi yung mga fountain na yan, sumasabay sa kanta yan. So, mga dancing fountain yan. May mga ilaw na iba't ibang klaseng ilaw na mga ganda. Habang sumasayaw yung mga yung fountain na yan. So, sa ngayon, may nagpapatugtog lang dito. Kung mamiminig nyo, Christmas song. So, maganda dito sa gabi, mga ka-tips. Punta kayo dito pag gabi. Mapapanood nyo yan. Itong free lang ang panood dito. So, masaya dito sa gabi. Mga ka-tips, punta lang tayo dito. Ang ganda dito sa luneta. Madami tayong makikita dito. Pasyalan. At mag-enjoy kayo sigurado. Yung mga bata, lalo na yung mga bata na mga anak natin. So, ayan. Makikita nyo, mayroong dumadang kalesa. Pwede kayo sumakay dyan. Ang alam ko, bayad dyan. 50 pesos per head yan eh. So, iikot yan sa buong luneta. So mga ka-tips, makikita na natin yung Bantayog niyo sa Rizal. Kung mapapansin nyo, yun. Kung mapapansin nyo, ito. Yung Bantayog niyo sa Rizal. Yung dito sa malapit sa may vlog. So puntahan na natin yun. Ito na tayo susunod. Ito yung Chinese Garden dito sa loob ng Luneta Park. So, pag pumasok ka dyan, makikita mo yung garden nila. Maganda rin sa loob. So, subukan natin pumasok mga ka-tips. So, ito yung bungad ng Chinese Garden. So, pasukin natin yung loob mga ka-tips. May mini lake din dito sa loob nito. May pamilya na dyan. Pinakaloob ng Chinese Garden. Ito yung pinakasentro. Makikita nyo yung merong mga shed para sa mga pamilya na nagpapahinga sa loob. Yan din yung rebulto. Isang rebulto nila. So, yan. So, tapos na tayo sa Chinese Garden. Ipad tayo mga ka-tips. So mga ka-tips, pasok tayo sa loob sa lugar na pinagbabilang kay Dr. Jose Rizal noong time na in-execute siya noong panahon ng Kastila. Pasok tayo. Ito yun mga ka-tips. Pasok tayo. Saan binawid si Jose Rizal noong panahon ng Kastila. Actually, sa tagal ko sa Luneta, sa Manila, sa Luneta, ngayon lang ako makakapasok dito.
hindi ko alam na dito pala yun. Hindi pa ako gumawa nitong exploration natin sa Manila, hindi ko malalaman to. Ang tagal kong pabalik-balik dito sa Luneta simula nung bata ako. Ito, hindi ko napasok to. Katips, ito na yun. Kung makikita nyo, marami siyang parang upuan na pato. So, hindi ko alam kung dito na upo yung mga nag-witness nung time na binaril si Rizal o ginawa na lang to. Ito na siya. Ayan, si Dr. Jose Rizal. Yung statwa niya, tsaka yung mga statwa ng mga Kastila na bumaril sa kanya ng panahon ng time na in-execute siya. So, tingnan natin yung mga ibang rebulto. So, ito na history natin, mga katips. Ito yung time na nililitis si Jose Rizal. And then, ito siguro time na nagpapaalam siya sa magulang niya, no, dahil ikukulong na siya. And then ito yung rebulto na kung saan pinapakita, sinusulat niya siguro yung huling liham niya. So ito rebulto na hindi ko alam kung sino itong kasama niya dito, kung yung nanay niya or si Josephine Bracken na time frame. At ito din, may bulto din to. May kasama siyang fraile at saka ewan ko sino itong kausap niya dito. So, makikita natin. At ito na muli yung may bulto kung saan binaril si Serizal. So mga ka-tips, nandito na tayo sa pinaka main highlight ng Luneta Park, ng Rizal Park, ang bantayog ni Jose Rizal. Mga ka-tips, nandito na tayo sa dulo at ring part ng Luneta Park. So makikita natin dito yung Quirino Grandstand, kung saan madalas may mga pinaglaraos na mga event. Open field lang siya, mga katips. Yung rebulto ng kalabaw, kung saan ito'y ginagamit ng mga magsasaka natin sa pagtatanim nila ng mga palay. At ito naman ang tamara, saan kalahi din siya ng kalabaw na karaniwang makikita natin sa lugar ng Mindoro. Mga tips, nandito tayo ngayon, nakatayo sa gitna ng open field ng Quirino Grandstand. So, sa makikita nyo, ayun yung Quirino Grandstand. Ayun yung pinaka-stage, yung tablado, kung saan may mga nagtatanghal. Ginagamit yung tanghalan. Madalas yung El Shaddai dito ginagawa. Mga religious events, madalas dito gawin. So, ito siya. Ang lawak niya. Itong kinakatayuan natin, ito yung open field kung saan nag-stay yung mga tao na mga nanonood. Mga manonood dun sa event sa stand. Ang Manila Ocean Park, nandito din ang Hotel H2O. So, sa mga gustong pumasok sa Manila Ocean Park, ito yung mga yung ticketing booth niya. So ito yung mga price kung magkano yung mga gusto nyong pasukin event, pasukin dito sa loob ng Manila Ocean Park. So yan mga katips, yung mga price niya. So hindi na tayo papasok at dito na rin natin tatapusin yung vlog natin. So, ayan, maraming tao ngayon dito. Holiday kasi. So, ayan yung pinaka-mall niya, papasok sa loob. Hindi na tayo papasok at uwi na rin tayo. Sandali lang din kasi yung ginawa natin dito. And pakay talaga natin is yung Luneta Park. So, mga ka-tips, dito na natin tatapusin yung vlog natin dito sa Luneta Park, sa Rizal Park. At sa susunod, explore din natin ang Manila and hanap tayo ng mga gandang lugar kung saan tayo pwede pumunta.
So, salamat, subscribe to my channel, like and share, and comment down below. Salamat mga katibs! So what's up mga katibs? This is Billy J. Tibs and welcome back to my YouTube channel. So alis muna tayo and bibiyahe tayo ngayon ng Lala Move. So maghanap buhay muna tayo mga katibs. Hanap tayo ng booking ngayong araw na to and hindi ko pala nakakabit yung cellphone ko. Mamaya lalagay ko. Nandito sa bulsa pa nung ano ko, ng bag ko. So check ko na lang mamaya. Wala pa lang pumapasok din eh. Hindi tumutunog yung cellphone ko. Punta muna ako bandang Divisoria para tingnan ko kung doon ako makapick up or basta parting ano, City Hall banda doon. Sabado nga pala ngayon eh. Medyo mahirap ang booking ngayon eh. So ikot-ikot muna tayo mga katips. Habang wala pang pumapasok na booking sa Lala Group, ikot muna tayo and check natin mga katips kung saan tayo pwede pumunta. Lakwacha muna eh, no? Then, hanap tayo ng biyahe ngayong araw na to. So ito, medyo maluwag pa yung kalsada. Maaga pa kasi. 7 pa lang ngayon. Kaya wala pang masyado pumapasok na booking. Mga 7:30 yata. Yan, maluwag pa yung kalsada dito. So, pasalamat muna tayo sa sponsor natin para clothing. Salamat sa damit mo. Riding jersey. Mga katibs ha, order na kayo ng mga riding jersey, dry fit t-shirt, yung tube mask natin. Gawa ng para clothing. Napakaganda niyan mga katibs. Subukan nyo, murang-mura pa. Diba? Punta lang kayo sa May Balut Tondo, Manila. Along Rodriguez Street lang siya, corner Nepa dun sa Balut Tondo. So visit nyo yung physical store ng para clothing doon. Punta nyo, makikita nyo si Boss RJ, mabait yun. Diba? So yun, abangan nyo din yung pag-giveaway natin ng merch ng para clothing. So ngayon September na yun, abangan nyo mga katips ha. Hindi ko pa alam kung mag-FB live tayo or sa YouTube na live stream tayo. Basta i-announce ko na lang yung mga katips sa FB natin, sa FB page. Check nyo na lang and salamat doon sa mga sumali na, sa mga nag-likes ng page natin, nag-subscribe sa YouTube channel natin, nag-like din ang page ng Paraclothing. Salamat sa inyo. So mga katips, yung mga hindi pa nakakasali yan, sali din kayo para malay nyo kayo manalo, di ba? So visit nyo lang mga katips yung FB page ko. Nandun yung mga mechanics ng paano manalo dito sa at makasali dito sa pag-giveaway natin. So sayang yung merch ng para clothing, napakaganda pa naman. So check nyo nga pala mga katips, supportahin nyo rin yung online shop na ginawa ko, Katips online shop. So support nyo, like nyo yung page and follow nyo rin. And syempre order kayo sa akin. So order na kayo, sayang naman no? May mga helmet tayo doon, mga riding gears, kung ano-ano, kahit ano, pwede natin. Kung may kailangan kayo, tanong nyo sa akin, may PM nyo para masabi ko kung ano yung kailangan nyo. Malay nyo, diba? Meron tayo. Check nyo in pala doon sa online shop ko yung mga merch ng para clothing. So napakarami doon pagpipilian. Avail na kayo, murang-mura lang talaga. At saka sulit na sulit yung pagkagawa.
So, ano to? Ito, meron ditong ano? Mga buhangin. Check nga natin. Nasa Ross Boulevard tayo ngayon eh. Check natin kung ano to. What's up, mga katips? So, nandito tayo ngayon, mga katips, sa Ross Boulevard. Napadaan lang tayo. Tumipiyok pa ako. So, napadaan tayo dito. Bumabiyahe kasi ako ng Lala Move ngayon. And nakita ko dito sa Ross Boulevard, yung makikita nyo yan, yung sand na yan. Diba? So, white sand yan. Nilalagyan nila ng white sand itong kahabaan ng Ross Boulevard. So, nandito pa lang sila sa dulo, nagsisimula. Silipin lang natin saglit kung ano yung nilalagay nilang sand. So, tingin ko, akit tayo dun sa taas. Ayun, may mga nagbibideo na rin dun, oh. Akit tayo dun, mas kita dun, eh. So, check na lang natin, mga katips, ha. Ayan, mga katips, oh. Kitang-kita nyo yung sand, diba? So, punta tayo sa taas, akit tayo. Check natin yung mas kita dun sa taas, eh, kung ano yung nilalagyan nila. Ayan, akit tayo. So, kita dito, yun. Ayan, o. Oh. Ayan yung mga tao, mga aming nanonood sa paglalagay nito, eh. Ayan, o. Oh. Nakikita siya dito. So, kung makikita nyo doon, ayun, hanggang doon yung lalagay nila. Mula dyan, ayan, dito, lalagay ng white sand yan, hanggang doon kahabaan ng Ross Boulevard. So yung white sand, di ko alam saan nila kinuha to. Pero malamang, ayan o. Todo-todo talaga pagpapaganda dito sa Manila, dito sa Ross Boulevard. So napakaganda ng ginawa dito nila President Duterte, yung project nila dito. Before, naalala ko nung bata ako, sa Luneta, nakaligo pa kami dun sa Luneta, eh, no? Kasama ko mama ko. Bata pa ako nung naalala ko parang, hindi pa nga ako nag-aaral yata nun eh. Hindi na siya ganun ka, ano, hindi na ganun kalinaw yung naalala ko tungkol doon. Pero, yun, naalala ko tayo. Puro alala, no? So, naalala ko nga na nung bata ako minsan naligo na ako sa Luneta. And then, bato-bato yung gilid nun. So, kasama ko yung mama ko at saka yung papa ko. So, ngayon, ang ganda dito. Kung makikita nyo, di ba? White sand yung nilalagay nila. Una, pinondohan nila ng ano eh. Yung buhangin lang na, ayun ah. Yung ganong klaseng buhangin. So, ngayon, ang nilalagay na nila eh. Pangibabaw siguro to, yung white sand. Pangibabaw na to. Napakaganda. Akit pa tayo sa taas, para mas makita natin yung malinaw. So ayan mga katips, kitang-kita nyo, diba? So napadaan lang tayo ngayon dito, na-champuan lang natin ito, naglalagay ng white sand dito sa may Ross Boulevard. Hindi ko lang kasi sure kung hanggang saan itong nilalagay na ito. Kung ito lang pang area na ito, haabot pa ba hanggang doon? So ito may mga nagbibideo rin dito. Dami natin mga vlogger din. Uy, hanggang saan yan lalagyan na yan? Katubig. Ay, may paikot na yon. Dulo, sa may yate. Ah, so hanggang... Hanggang doon. So buong yan. Oo. So yun nga daw, mula dito hanggang doon sa may mga sa yacht club yung gagawing ano, lalagyan ng white sand na to. So mahaba-habang proseso pa to, matagal pa to, mga katip. So makikita nyo, nandito pa lang sila, nagsisimula pa lang sila dito. And sana makita natin yung pag natapos to, and makita natin yung kalalabasan lahat. So napakaganda na itong Ross Boulevard, sigurado pagkatapos nito. Ang ganda ng white sand, oh. Gagawin daw ito parang Boracay. So anyway, pagaling ng gobyerno natin. So ngayon lang nangyari ito sa tagal-tagal. Simula nung bata ako, ngayon wala nakita ito. So ito. So
makikita nyo, yan, supporting to black sand to. So, ngayon pinapatungan nila ng white sand. So, simula dito, sa dulo ng dito sa dulo doon sa may yacht club. May makikita nyo may maraming mga yate. Hanggang doon daw itong gagawin na to. And kung makikita nyo yung pulang linya na yon sa may tubig, hanggang doon pa daw yan. Yung gailalagyan ng ano ng buhangin na yan. So, napakaganda, no? Kita nyo, puting-puti yung sand, oh. Ganda. Galing ba nang ito? Kala ko pang pagbala. Galing pala nang tubo. O yun. Hindi nyo mga katips. So, ito daw white sand na to, mga dinurog na bato. And galing pa daw to ng Cebu. So ito, dito na tinatambak para pangibabaw dito sa magiging project ng gobyerno para dito sa Roas Boulevard. So kung nakikita nyo yung bandang gitna na yun, mga katips, yung may nakalagay na ito, yung area na to, yung taas niyan, so ganyan kataas daw yung level na gagawin. Bali pantay dito sa level ng pinaka flooring nitong nasa bungad, ganun kataas yung lalagay dyan dito sa yan. Na wala lang yan. So ayusin talaga nila to, napakaganda. So mga by next year pa daw matatapos to, baka mga January or February target nila ng gobyerno na matapos to. Kasi napakahaba pa, oh. Ito, nagsisimula pa lang sila. Tapos doon, magtatambak pa sila yung mula dito, papunta doon sa yacht club. Tatambakan pa nila yan bago maglagay ng pangibabaw na white sand. So, siguro mga, ang taas din ito, mga halos isang tao din yung taas nitong gagawing white sand na to. So, yan. Mga katips, nakikita nyo ha. So, pinapaganda talaga ng gobyerno itong Roas Boulevard, and I hope sana yung mga bata, yung mga anak natin, pagdating ng panahon na sila na makinabang sa lugar na to, makapasyal sila dito, and sana maabutan din natin. Next year pa naman eh. Next year na naman yung maabutan na natin ito, mga katibs. So, tapusin ko na dito, mga katibs. Mga katibs, napadaan nga lang tayo dito sa Roas Boulevard, and yun, nakita lang natin yung ginagawang white sand. Ayan, tinatambak na white sand dito sa kahabaan ng Roas Boulevard. So, ngayon yung araw na nagsimula sila, and nandito pa lang sila sa bungad. So, mahaba-haba pa to. Sabi nga, mga target nila is mga January or February next year. So, guys, check na lang natin na sana maging maganda nga yung pagkakagawa, and matapos na agad to para mapasyalan na natin ng mga anak natin, ng pamilya natin. And salamat sa gobyerno ni Pangulong Duterte na pinapaganda itong Maynilaan, itong Boulevard. Yung effort nyo, salamat. Nakikita natin na meron nangyayari. Sa kabila ng pagdagok sa atin ng pandemic, ito, nakikita natin pinaghahandaan din ng gobyerno yung mga possible na pwede nating ma-enjoy naman, di ba? So pagkatapos ng pandemic na to, ma-enjoy naman natin na makapagpasyal tayo sa mga lugar na pwede nating nahihinahanda sa atin ng ating gobyerno. So mga katips, dito lang tayo. Yung update nito sa susunod, babalik-balikan ko na lang to. Check na lang natin kung ano yung magiging katapusan nito. So salamat, ride safe mga katips, and God bless sa inyong lahat. Kaya to. Oops. Akala ko kanyon. Ang dami kasi eh, no. Nandito. Kasi mayroon ding isang kanyon doon. Ayun, lumang kanyon. Kaya ilaw pala tong mga to. Nung nilapitan ko, akala ko mga kanyon din eh.
Hello, what's up mga katips? Right now, pupunta tayo sa Intramuros and pupunta tayo sa Fort Santiago. As I said last time sa vlog ko, explore natin yung Manila. And unang-una sa listahan ko is yung Fort Santiago. So guys, bago tayo umalis, shoutout pala muna kay Willie Tugari. Bagong kaibigan natin to, na-meet natin siya nung meet and greet ni Boy first time sa Malolos. And shoutout din kay Ngok Zone at bago nating subscriber and bago nating kasama, salamat sa iyo, salamat sa suporta. And ganun din kay Angel James Subido. Wepa peeps, susunod ah, sama ka na. And then kay Romel Lamoste, salamat din sa iyo pre. Nandito tayo ngayon, suporta lang and sana makaabot tayo sa tagumpay, di ba? Sama-sama tayo mga katibs. So shoutout ko na rin yung asawa ko, Thea. Ni, I love you. Biyahe lang muna ako ah. So sige guys, mga katibs, biyahe tayo and punta natin yung explore natin ngayon ang Manila. Punta tayo sa Intramuros. Sana maging maganda yung biyahe natin, maging safe. And lahat tayo mga katibs, ingat tayo sa biyahe ngayon, araw na to. Pray muna kayo bago umalis. Salamat. So punta na tayo mga katibs. Biyahe tayo. Thank you.
dito sa Port Santiago ay para sa mga children and students. 50 pesos and adults and adults. Anong meron dyan, kuya? Dito. Dito, ano itong meron? Ha? Ah, inventory lang. Sige, kuya. Shoutout kay kuya. So, ito mga ka-tips. Ang ganda ng lugar. Actually, ilang beses na tayo nakapunta dito. And pumunta lang ulit tayo ngayon dito para sa vlog natin. So, ito mga ka-tips. Nagawa pala itong place na to noong 1590 hanggang 1593. Mga ka-tips, nandito na tayo sa Intramuros at sa Port Santiago. As you can see, yung diretsong yun, nandito pa lang tayo sa entrance. So, kapapasok lang natin and pupunta tayo dun. Diretso dun, sa papunta dun sa dulong yon. And then may papasukan pa tayo niyan doon. Explore na natin ang Port Santiago mga ka-tips. Hinahin natin pasukin to mga ka-tips. Ruins of the Almacenes Reales. Royal Warehouses. So, constructed daw to as a storage house na for goods unloaded from the Pasig River noong 1591. So, kinonvert to sa military quarters noong 1863. At na-damage during nung World War II. So, pasok tayo mga ka-tips. Wow. Nakatakot naman dito mga ka-tips. Ako lang tao dito sa loob ngayon. So, ito siya. Ito yung place niya. Ito yung tsura niya. So, makikita natin lumang-luma na talaga to. At siwa-siwa to. So, pusa tayo. Hi, kitty. Hoy, pusa. So, Paskong Pasko dito. Tugtugan dito sa loob. Pasko, pang Pasko eh. So, yan. Makikita natin. Ayun. Maraming estudyante. So, yung mga turista din. Papasok na ako sa loob and mahababang lang ang larin to. Medyo maluwag din tong Port Santiago eh. Papasok tayo. And mga ka-tips, papasok tayo dyan. Tatawid tayo dito. Dito naglakad si Rizal ng time na papunta na siya. Yung marcha niya papuntang Luneta, kung saan siya binaril. Binaring squad. So, kung siya galing sa loob, tingnan natin yung loob. Pasok ko tayo sa loob ng Port Santiago. So, ito yung history niya. So, mga ka-tips, papasok na tayo sa loob ng Port Santiago. Ito yung main fortress ng Port Santiago. So, pasok ko tayo. So, meron din palang statue ni Sir Rizal dito, mga ka-tips. Nandito siya sa bandang gitna ng loob ng fortress ng Port Santiago. Hi, kids! Say hi to my vlog. Hi! Hi! So, akit na tayo dito, mga ka-tips. And paakit tayo sa kung saan makikita natin may mini museum para sa mga gamit ni Sir Rizal nung time na yung sinuot niya nung time na makulong siya dito. Pake tayo dyan. White Cross. So, nung panahon daw ng World War II, maraming matagpuan na sa dungeon ng mga pinahirapang mga slave nung panahon ng Hapon. So, dito nilibing sa lugar na to, sa kinatatayo ng cross na to, yung mga nakitang mga bangkay na yon. Yan.
ito isa sa mga dungeon saan may lagusan siya doon, padaan sa ilalim, and naging kulungan din. Parang mini museum na kung saan may mga Lego siya na binuong mga yung mga lumang simbahan noong panahon ng Kastila. So binuo siya na gamit ang mga Lego. Dito mga katips, and ayun oh, may gwardiya sibil. Kain daw, kain. So pasok tayo dito at akyat tayo punta dyan. Ganda dito. Actually, parang ngayon ko lang napuntahan to. Parang sarado to nung time na nagpunta kami. Taas, makikita mo yung labas. Ayun. Kita mo yung ilog dito, ilog Pasig. Kadugtong ng ilog Pasig dito sa Manila. And andun, ito sa baba, yung mga kung saan, ayan, may meron dito si Jose Rizal, statwa niya. So, isa sa lugar to na kung saan siya na yan, ginapos, tinali. And ito yung time na papunta na rin yata siya nung bibitayin na siya. So ito yung lugar na yon. Actually, sira to dahil na-damage nito nung panahon ng World War II. So yun. So dito, kita yung post office sa labas. Ayun. Ayun guys, kita ang post office dito. So kita mo lahat dito sa taas. Paakyat na tayo ngayon sa museum din, papunta dun sa mga damit na ginamit ni Jose Rizal nung time na bago siya bitayin. So ito, may malaking bulto dito si Rizal. So yung pintong yan, ayan yung sinasabi kong mini museum eh, kung saan may mga gamit si Rizal. Kaya lang sarado siya ngayon. Hindi ko alam kung nandito pa o baka nilipat na. So check na lang natin mamaya mga katibs. So lakad tayo pabalik, and so yeah, dito mga katibs, nag-iisa ako. Wala man ako makasabay ng mga namamasyal dito. So kanina maraming mga estudyante na mukhang pauwi na rin sila kanina. Palabas na sila eh. Nung pagpasok ko, palabas naman sila. So, mga ilan-ilan na lang yung mga turistang nandito ngayon. So, ayan. Pwede ka mag-golf dyan. Yung mga nag-aaral mag-golf, ito, nasa tabi lang siya. Katabi lang siya ng Intramuros. Umasok tayo sa sito. Ayan, mga katibs. Medyo malabo. Burado na eh. Pero kung makikita nyo, exit only. So, dyan tayo pumasok ngayon. So, punta tayo sa kabila. Salpak si Billy J. Tibbs, mali ang pinasukan. So, ikot tayo. Ano kaya ito? Oops. Akala ko kanyon. Ang dami kasi. Ayan o. Nandi dito. Kasi mayroon ding isang kanyon doon. Ayun, lumang kanyon. Kaya... ilaw pala itong mga to. Nung nilapitan ko, akala ko mga kanyon din eh. Ang liliit. So mga katips, ito na yung dambana ni Rizal. So, nalipat na pala dito. Dati kasi dun yung sa kabila, yung pinakita ko kanina. Yung may pinto. So ngayon dito na pala. So papasok na tayo. Dito sa
Thank you.
So mga ka-tips, natapos rin tayo sa adventure natin dito sa pagpunta natin sa Port Santiago. So salamat at patuloy nyo ako sa buhay pa yan and supportahan. Don't forget to subscribe to my channel. Amazing show dito sa may Joaquin Avenue, dito sa malapit sa PICC. So, ito nga. Tumambay muna kami ni Gizmo saglit at nag-vlog lang tayo. So, solo rider tayo ngayon eh. Kita-kits lang tayo mga ka-tips ha. Supportahan nyo yung channel natin, Billy J Tips. And sana tulungan nyo rin ako makaangat at bibigyan ko kayo ng mga magandang mga videos, mga uploads, and tulungan nyo rin ako. Sana supportahan nyo rin yung channel ko. So, next time sana makaalis din kami nila Boss Red, Red Sweet Potato, nila Tambiolo, and magkaroon ng rides yung Kamote Gang. So, putahan nyo rin pala Kamote on Wheels sa Gagalangin Tondo, Manila. So, marami tayong mga riding gears doon, mga riding jersey, and syempre, mga helmets. Evo helmets, number one. Lagi nyo makikita si Red Sweet Potato doon, Jolo Tambiolo, si Bernabundat, yung kapatid ni Red Sweet. Siyempre, nagbablog na rin siya. Support nyo rin at subscribe kayo sa channel niya. And siyempre, ito, Billy J Tips, ang inyong lingkod. Subscribe, mga ka-tips! 'Yun mga ka-tips. Biyahe lang muna tayo. Punta tayo sa may bandang Nova siguro. I-ride lang natin 'to si Gizmo. So 'yun, habang bubiyahe tayo. Salamat nga muna sa mga sumusuporta sa atin. Una-una na kay Sir Suyanko. Salamat sa iyo sa patuloy mong pagsuporta sa channel natin. And shoutout din kay Arten Moto Gym. So bago natin kaibigan 'yan na moto vlogger, na-meet ko siya sa Zero One Moto last time. Kay Trip Moto, congrats Puffs, bigating ka na ha, monetize ka agad, nauna mo pa ako. ang galing ng ginawa mo Puffs, sana tulungan mo din ako ha, promote mo din yung channel ko. So salamat din sa Robert Bautista, subscribe din kayo sa channel niya, Berting TV. So nandito, nag-aaral siya gaming sa mga online streaming, yung ginagawa niya, live streaming sa YouTube channel niya. At saka kay NJ Disoma, so bago nating supporter to, shoutout sa iyo Paps, salamat sa pagsuporta. At sana magpatuloy kayo sa pagsuporta sa channel ko ha. Huwag kayo makawala, yung mga number one pa natin, si Daniel Danya. Pagaling ka na, simpleng nagnet lang yan. Totoo yan. So pagaling ka na. Bola lang yan. Ma-video muna ulit ko. So shoutout nga pala sa magina ko, ingat kayo lagi. Teya, tsaka kayo, well, mahal ko kayo pareho. So shoutout din, Kamote on Wheels. Siyempre, kilala nyo na naman yun. Kamote on Wheels sa Gagalangin Tondo, Manila. Visit nyo ang Kamote on Wheels sa Gagalangin Tondo, Manila. So marami tayong mabibiling mga riding gears doon. Siyempre, mga helmet. Punta lang kayo at siguradong mapapabili kayo. So makikita nyo naman lagi doon, Red Sweet Potato, syempre. Abutan nyo siya doon, libre pa picture kay Jolo Tambiolo. Shoutout sa kanya.
subscribe din kayo sa channel niya, kay Berta Buntat. Siyempre, supportahan nyo ang Kamote News. Kaming mga vlogger na nando doon, na binubuo sa Kamote News. Siyempre, yung Kamote Gang, yung Kuya Wheels, at saka si Kenny Moto. At siyempre, yung bago naming staff, si Gerald Conti. Conti na lang, makulit na rin yun, sigurado. Shoutout, Kamote Gang, Kamote on Wheels. So, punta na kayo guys. And siyempre, support nyo rin nga pala yung channel ko, Billy J Tips. At patuloy tayo gumagawa ng mga content natin. And after nito, or kung ito mauna ko, or yung review natin sa Honda Airblade, abangan nyo. I-review natin yung Honda Airblade ni Red Freak Potato. So, nakaraan, pinag-change natin to. And yun, i-review naman natin. Quick review lang naman, kasi hindi pa naman tayo ganun kagaling. And bigay lang natin yung mga specs nito. And yung usay natin to after a month na nabili to ni Red Street. So ngayon, Gixxer Gaming lang tayo. Dala natin si Gizmo. 1.5-year-old na motor natin, si Gizmo. Suzuki Gixxer 155. FI nga pala to, si 2019 kasi model to eh. So FI na to si Gizmo. And well, hanggang ngayon, okay na okay siya manakbo, okay siya, wala akong problema dito. Although nung umpisa, nagka-problema ako sa battery lang niya. Yun lang naman, hanggang ngayon, okay na okay siya, wala akong problema dito sa motor kong ito. Punta lang tayo ngayon ng MOA kasi ikot lang natin to si Gizmo. Hindi na ako nakakangayos eh. So, ngayon, dito lang, malapit lang. Hindi ko rin kasi maiwan yung mag-in ako ng malayo eh. So, kailangan ko din bumalik agad. And, maaga pa naman ngayon. Ikot lang tayo, short ride lang to. Stop kaya bumiyahe. So, shoutout din kay Edison Adorna. Salamat, Pops. So ito mga ka-tips, nasa Luneta area na tayo and ang daming bikers dito ngayon. Actually may matuwa pa ako nagbabike, kaya lang niyayaya nila ako, wala ako sa yung bisikleta, hindi ako makasama. Plano minsan makabilihan ko ng bike ko at makasama rin ako sa kanila. Gusto ko lang bumiyahe talaga eh, gusto ko lang umikot. Pinuplex ko lang si Gizmo. So yun, malapit na tayo, PICC na tayo, malapit na sa MOA. Ikot lang tayo doon mga ka-thieves. Sarap bumiyahe, sarap mag-ride pag maluwag ang kalsada. Pero syempre, hindi ka dapat masyadong nag-aataw sa ganitong mga kalsada. O yan, shoutout kay Kuya. Anip ang motor ni Kuya. O diba? Ayos! Anip yung motor ni Kuya, di ba? Sana makita ko yung mga tropa kong mga biker. Actually, mga kalangin ko sa basketball yung mga yon. Ewan ko, alam ko, MOA pupunta yung mga yun eh. So, hindi ko alam kung saan sila sa MOA tumutambay. Tingin lang tayo saglit doon. And then, kung makita natin sila, kumustahan lang. Ano, daming kayo nandito. Mga kumakain, mga bikers kasi dito yung hintuan nila, mura kasi mga pagkain dyan yan, sa mga gilid-gilid na yan. Tapos nagsasarap pa ng pagkain nila, grabe. Bola lang yan. Okay, tingin tayo dito. Ang sukat lang ba ito, te? Wala nang bawas ito. Hanggang magkano? Okay, kunin ko na pa, te. So yun guys, nakabili tayo ng isang riding jersey. So ito, ang daming bikers ngayon dito, mga ka-tips. Nahanap ko din yung mga tropa ko na bikers. Ayan, shoutout sa kanila. Wala yung mga tropa ko, ang dami nito. Nahanap ko sila eh. Mayroon pa pala dito.
riding jersey. Napakarami pala nagtitinda ngayon dito, mga katids. Ayan, oh. Puma, nakaban sila. So, dito lang to, sa may papuntang MOA. Pag galing ka ng PICC, yung pinakadulong kali nila. Then, yung may hotel. Nakalimutan ko yung hotel, eh. Check na lang natin mamaya yung hotel. Lagay ko na lang dito. Hindi ko maalala yung pangalan ng hotel. And then, dito, ayan. Kung biker ka, dito ka pumunta. Napakaraming mga mabibili dito. 200 yung mga ganyan. Kaya nga eh. Pati niya. Ganun din yan, 200. What? So nagpapahulaan ako din? Nagpapavisil ka din dito? Magkano? Pagkano? Pero assorted. Sige, sige. Okay. So yun mga ka-tips, nakabili tayo dito. And dito ko lang nakapwesto lagi, kuya. Dito lang. So, dito, makikita nyo. Anong kali to? Jokno, tama. So, dito sa kabaan lang ng Jokno Avenue, makikita nyo yung tabi-tabi yan. Tabi-tabi itong mga tindahan dito. Pero ito si kuya, mura to. Itong may rebo na puti. Pag nakikita nyo siya, puntahan nyo ito. So, going to MOA na tayo mga ka-tips. And kahit pa paano, nakapag-likes na rin tayo. So ngayon lang ako nadaan ulit dito at ganyan pala sistema dito. May mga tindahan ng mga ganyan. Murang-mura lang. Talagang 200 pesos makakabili ka na ng riding jersey. Solo rider ako ngayon. Wala akong kasama. Wala akong mga katropa ngayon eh na magla-rides. So, talagang napakaraming mga bikers dito sa MOA na nagpupunta. Ayan, talagang grupo-grupo din sila eh. So, sa dami nito, hindi ko na, sa mga palad, hindi ko nakita yung mga tropa ko. And, hindi na ako magpa-picture dito. Ito na lang. Bumiyahe lang tayo dito, umikot lang. Yung gas, hindi ko naisipin yun kasi, di ba, yung makapag-rides ka lang eh. Masarap na yun eh, pang-relax na eh. Minsan lang sa isang linggo. So next time sana magka-rides yung kamotigang, makakit naman kami kahit marilaki lang, breakfast ride. Depende kasi, napaka-busy kasi ni Red Street eh. Kaya dapat bago mag-lockdown, may rides kami eh. Kaya lang hindi nga natuloy dahil sa pandemic. So, I hope soon matuloy na to. Kasama namin ang Kamote Gang. So, one of these days magkaka-ride din kami. So, here we go. Nasa MOA na tayo. Share ride lang tayo dito. Tingin-tingin lang. Ayan. Hindi na ako pupunta sa tabing dagat. Dito na lang ako. Ikot lang ako and then babalik na ako sa bahay. Ferris wheel nila. And then, dito tayo. Ayan, nasa dulo na tayo. Ikot lang tayo doon. Then babalik na rin tayo. Shoutout kay kuya. Panintingin niyo sa camera natin. So yun mga ka-tips, babalik na tayo sa bahay. Magkaangkas oh, walang barrier. Ay nako, kuya mahuli kayo. Yung barrier kahit hindi siya okay gamitin, no choice naman tayo eh, kailangan natin gumamit yan, mahuli kayo. Kesa mahuli kayo, medyo malaki-laki yung multa na magkaangkas kayo. Kaya sunod na lang tayo sa batas. So, abangan nyo nga pala mga ka-tips yung susunod na vlog natin. Quick review lang tayo ng Honda Airblade ni Red Sweet Potato. Nakaraan na pina-change natin to. At panoorin nyo pa yon yung vlog ko na yun. And then, sa susunod, yun nga, quick review tayo ng Honda Airblade. And abangan nyo pa yung mga susunod pa nating mga reviews. Marami pa tayo i-review ng mga motorcycle. So, patuloy nyo sana tangkilikin yung channel ko, Billy J Tips. Sa mga hindi pa nakasuporta dyan, subscribe na kayo sa channel ko. Ito, mga tuwapang scooters, oh. Diba? Ito, electric yung gamit nila. Ang galing.
Ayan, mga electric scooters gamit nila. Shout out po. Ayan pa, oh. Diba? Saya. Ayos! Nice, Paps! Oh, BDJ Tibbs! Okay. Shout out sa kanila, mga ka-Tibbs, ha? Check nyo, ayos yung mga ano nila. Tropa, tropa, ayan o. No? Tropa ay pa silang kasama. Ayan o. No? Mga tropa natin, mga naka scooter. Ayos. So, ayan mga ka-Tibbs. Dito tayo ngayon sa tapat ng Amazing Show. And ayan, nakikita natin mga riders natin, mga bikers. And next time, kasi solo rider tayo ngayon, wala tayong mga rides eh. Next time, sana makasama ko na yung mga tropa ko. Kamote gang, biyahe naman tayo, Boss Red. So, dito ko na lang tatapusin yung vlog natin and babalik na ako sa bahay. So, short ride lang to ginawa natin and salamat sa inyong lahat. Sana supportahan nyo yung channel ko, Billy J Tibbs. Subscribe, like, and share. And nandito tayo ngayon. Magpipicture lang ako saglit. Sama natin yung si Gizmo. So, dito na lang. Thank you and God bless. Ayos yan, kuya. Ilang cc yung ganyan? So, mga ka-Tibbs, may nadaanan lang tayo dito saglit. Ito, ang cute ng mutang niya. 40cc, gasolina din yan? Okay ah. Saan ka ba galing yan? Marikina. Marikina, tapos nandito ka ngayon sa PICC. Ayos ah. Iwan lang ako ng iba eh. Ganyan din mga dala nila? Hindi, mga stand-up nila. Ah, yung mga naka-stand-up, nakita ko nandoon na, gumano na doon. Sa, di ba, joke no? Kumaliwala sila ng Bendia ba? Ano ba yun? Bendia yun eh, no? Galing na ng MOA, pabalik na sila. Oo, oh, nakita ko nga, nadaanan ko yung mga grupo na yun. Okay yan ah, talaga eh. Galing Marikina, gaano katagal yung, ilang tang ano yung gas niyan? Nakalagay ngayon, ang tangke ko, 800 ml. Yung panauubos, may nawatirang konti, saka nagkarga dito na sa Michelle Calaw. Okay ah. Kaya hindi ba nangangawit? Time mo, mangangawit ka. So, ganun din yan? Parang yung malaking motor din, ganun din? D-clutch din na ano? Automatic siya, parehong preno. Ah, parehong preno, okay. Hindi ko pa nasubukan yun eh. Okay yun ah. So, ano pangalan mo, Paps? Louie Reyes. Oh, shoutout kay Louie Reyes. Ang cute ng motor niya, oh. Kitang-kita niyo, di ba, mga ka-Tibbs? So, dadaanan ko lang siya dito sa may PICC banda. Okay, tanong, Bakit Bike Philippines? Bakit Bike Philippines, grupo niya yun? Okay, so shoutout, Bakit Bike Philippines? Sir, Billy J. Tibbs. Ay, channel ko, pasupport na lang din. Yes, sir. Oo. Subscribe. Oo, nabusan ako sticker eh. Wala kita, di kita mabigyan. Oo. Billy J. Tibbs. Ito, sir, oh. Sige, sir. Ingat din. So, nakita nyo, mga ka-Tibbs, ang cute ng motor ni Kuya. 40cc. Galing pa siya ng Marikina. Nandito na siya sa PICC ngayon. Dito sa may Bulwagan. Ayos no, Marikina. So, dito, kayang-kaya. 800 ml lang yung tangke ng motor niya. Grabe, wala pa isang litro. Nakarating na siya dito. Pero nakapagpagas na rin daw siya dyan. Banda, yung shell dito sa, ano, sa kanto dyan. Pero okay no, ang tsaga niya no. Ang liit-liit ng motor niya. Pero gumagawa siya ng rides niya, di ba? Ay, yung sinasabi ko, yung excitement eh. Nung pagbiyahe. Iba klase kasi hindi natin lang excitement dito eh. Papa-relax, hindi naman kailangan lumataw ka, hindi naman kailangan ng mabilis ka, hindi mo naman kailangan magpasikat. So, yung ine-enjoy mo yung sarili mo na nagra-rides ka.
So naiwan daw siya kasama niya yung mga nakaganyan, mga scooter na ganyan. O baka yan na yun yung mga kasama niya eh. Actually nakaikot na yan eh. Naiwan siya noon. Sabay daw niya kanina. Ang sarap pala mag-rides ng ganito. Solo rider ako, hindi ako nagmamalaki. Dito ako ngayon sa nag-mowa ako. So pauwi na tayo mga ka-teams. Woohoo! Sarap ng biyahe, ang luwag ng kalsada. Well, ingat-ingat lang mga ka-teams. So dito na lang tayo. Ingat, subscribe. Biyahe natin papuntang Intramuros. So actually kanina pa ako salita ng salita. Bad trip. Kasi hindi ko pala naisaksak yung headset sa cellphone ko. So kanina pa ako bumabiyahe papunta akong Intramuros. So nandito na tayo, malapit na. Kung ma-check ko kasi na-traffic ako eh. Traffic dito ngayon. So, pag-check ko, hindi ko na nakasaksak tong headset ko. So, yung speaker natin, salita ako ng salita kanina pa. Malamang hindi nyo maririnig yung nauna kong biyahe. Sayang. Sayang talaga. So, kaya lang, ganun talaga mga ka-tips. Dami ko nang kinwesto kanina. Kaya lang, ito. So, lalagyan lang natin ang caption yung mga naunong biyahe na yung biyahe natin kanina na yung mga sinabi ko. Hindi ko alam. Palpa kasi. Hindi ko napansin. Hindi pala. Bago ako man, hindi ko pala naisaksak. So, para pala ako yung ang salita dito. Lalo palang eager yung ano, cellphone ko.
Ewan ko kung maririnig pa rin. Tingin ko mahina eh. Kasi siyempre, malayo yung cellphone. Ang araw pa yung cellphone. Yun. Actually, malapit na ako sa Intramuros. Traffic lang dito. Sobrang daming traffic. So, hintayin na natin yung mga ka-tips. Kita-kita lang tayo sa loob ng Intramuros. So, dumaan tayo sa may likod. Yung galing ng Del Pan. Galing sa pier. Doon tayo pumasok. So, napaka-traffic. Sobrang traffic doon. Ang daming truck sa may tulay. Kaya lang, yun pa rin mas mabilis na biyahe. Kaya doon tayo dumaan. So, dito tayo. Mag-iikot tayo sa... Hanap lang tayo ng parkingan. Then, mag-iikot tayo sa... Dito sa loob ng Intramuros. So, what's up mga ka-tips? Nandito na tayo sa loob ng Intramuros. And... Simulan natin exploration natin, pag-ikot natin dito sa loob. And karating lang natin mga ka-tips. So, nag-park lang muna tayo. Pinark muna natin si Gizmo. At ikot na tayo. So, right now mga ka-tips, napakarami uling turista dito sa lugar na to. Kanina may nasalubong tayo, mga Koreano yata yun eh. Mga Korean, mga estudyante. Ang dami nila kanina. Yun, mga nasa 60 sila or 70, ganun karami. So, papunta sila ng Port Santiago kanina. So, tingin ko mga mag-iikot sila doon. Koreano kanina. Tapos sinasabi ko, dami nila. Masok pala sila dito sa simbahan. And then ngayon, papunta sila ng Port Santiago. So, meron dito isang parang daanan. And then, pag pumasok ka, makikita mo ay mga old books dito, mga books. So, pinapabasa din sa mga batang kapuspalat na walang na hindi kayang, walang kakayang magbasa ng mga libro. So, ito. So mga ka-tips, itong building na to is natawag nilang Ayuntamiento. So ito yung old city hall ng Manila during the time of the Spanish. And na-destroy din ito during the World War II. Ito, may nakita tayong Guardia Civil dito. Kaya lang, high-tech na siya, oh. Diba? Kamoto natin siya. Anong pangalan mo, kuya? Tawas Edgar. Edgar. So, shoutout kay Kuya Edgar.
Katibs, ito yung famous San Agustin Church dito sa loob ng Intramuros. So, nag-iba din to during World War II. Pero ngayon, naitayo lang, naiayos din siya. 300! You can see, guys, ito ang famous Starbucks inside sa Intramuros. Ito yung Baluarte de San Diego. May entrance fee siya, so hindi na tayo papasok. Mukhang ano lang siya. Garden siya. Sa loob. Maganda yung loob niya. So nakikita naman natin dito. And hindi na natin siya papasokin, mga katib. Pahapyawan lang natin. So ito yung makikita niyo sa loob. At mayroon pa, malaki pa yata yung loob nito. So mga katibs, nung nagpunta ako dati dito, yung mayroon pang Wow Philippines, bukas to eh. May mga, ano pa to, mga kainan dito, and then may parang mga live band. So ngayon kasi wala na to. Hindi ko lang alam, mukhang bukas naman siya, pero mukhang sa iba ang daanan. Kasi dito, sarado ngayon ang gate. So yan mga katibs, akit tayo, hanap tayo ng daanan. So yun, meron dong daanan na nakasarado. Nakatakot, parang tunnel. Akit tayo dito. So dito makikita na natin yung labas ng Intramuros. Ito yung wall, isa sa wall sa bandang likod. So daanan siya doon. So katabi din natin yung golf course. Ayan. Kita dito. So open pala tong taas. Ayan o. May nakapasok pa ang motor eh. So okay pala dito. Kaya lang right now 12:30 na. Medyo nagugutom na tayo. So hanap siguro ako ng makakainan, yung mura lang. So may nakita ako dito mga katibs, meron dito ito, mga mukha ng ating mga presidente mula kay Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose P. Laurel,
si Sergio Osmeña, Manuel Rojas, si Joe Quirino, si Ramon Magsaysay. And then si Carlos T. Garcia, Gustado Makapagal, Ferdinand Marcos, Corazon C. Aquino, si Fidel B. Ramos, Joseph Estrada, Gloria Makapagal Arroyo, Binigno Cuanco Aquino III, at ang kasalukuyang presidente natin, si Digong, si President Rodrigo Duterte. Tanong tayo kung saan pwede kumain. Kuya! Kuya! Saan ba pwede kumain dito? Yung mura lang na masarap. Dito, may pangakain dito sa likod niya. Diyan, sa likod niyan. Sa parking, oh. Okay, sige. Punta ako. Salamat, kuya. So, mga katips, kain lang muna tayo. Dito tayo sa may parking lot dito sa... malapit sa... ano, sa katabi lang siya ng Comelec. So, kain lang tayo. Mura nga daw dito sa atin, sinasuggest sa atin. So, kainin lang natin is yung mami and then rice lang. So, kain muna ako guys. Kain tayo mga katips. So mga katips, natapos tayo sa biyahe natin dito sa Intramuros and ito, palabas na tayo. Kaalis lang natin ang parking at so uwi na tayo mga katips and sa susunod na biyahe natin, check ko pa kung ano yung schedule na pwede natin puntahan. So pwede sa Luneta, bandang PICC or maraming pang-place dito sa Manila. Ito Manila na hindi pa natin napupuntahan. So, ikutin natin lahat yan mga katips. And samahan nyo ako sa susunod na biyahe ko. And tuloy-tuloy lang ang suporta. Samahan nyo lang ako palagi. And ride safe tayo lahat mga katips. Ingat sa biyahe. Salamat. Thank you.
Katibs, nandito tayo ngayon sa Rizal Park and explore na natin yung loob ng Rizal Park. So, let's go! Mga Katibs, simulan natin dito. Ito yung, kung mapapansin nyo, may mga parang isla-isla. Ito yung bali parang mapa ng Pilipinas to dito eh. Ayan o, ginawa nilang ano. Hindi lang kita kasi maganda sana kung sa taas magagaling kitang kita to na ano to ng mapa ng Pilipinas. So, ayan yung island, mga island. Itong nandito tayo sa bandang ilalim, so may parting Mindanao to. So, yun tayo sa gitna, ilusol sa ibabaw. So, next stop tayo mga ka-tips. Makikita natin yung National Museum. Bali, likod na to eh. Nasa ang harap niya is nandun sa kabilang kalye. Pero pwede kami dumaan dito. So, sa mga gusto ding bumisita sa National Museum, pwede nyo siyang madaanan dito. Marami din nagtitinda dito. May mga siyang matindahan na rin pala dito ng mga nakatayo, mga kainan. So, yung mga mag-snack, hindi kayo maubutom kasi may mabibili kayo dito. So, sa harap lang siya ng National Museum. Ito ang children's playground dito sa Luneta. May admission siya ngayon. Ewan ko, dati kasi may bayad dito 10 pesos. So ngayon, free admission siya. Ayan. So, maraming palaruan sa loob. Pasok kasi nilagyan nila ng sali, so bawal pumasok sa loob eh. So mamaya sa harap tayo, tingnan natin. Tips yung buwas sa harap ni Lapu-Lapu. So hindi natin siya mapasok kasi may nilagay nga silang bako dito eh, no? Inikutan nila, so bawal siya pumasok dati, nakakapasok doon sa loob. So hindi ko alam ano dahilan nila bakit hindi pwede lumapit ngayon. So kunan na lang natin mga tips, hindi pa tayo sa iba. So ito yung orchidarium dito sa gilid din ng Luneta. Makikita rin natin siya dito, so pasukin natin, tingnan natin kung libre lang. Bilang pala pumasok dito sa orchidarium, so tingnan natin kung anong orchida natin sa loob. Tagal ko dito, ngayon lang din ako nakapasok dito. Tingnan lang natin kung anong meron. Ito ang nasa loob ng orchidarium. Maliit lang siya. So, gusto mo lang magpahangin, magitutikot, tama iba, may mga halahalaman. Ito. Ito ang makikita nyo dito sa loob. So yan, ugali ng mga pamilyang Pilipino magsama-sama at bumisita sa mga lugar. So ito, isang pamilya makikita natin. And mga pa dito, actually sa labas mga pa, may mga foreigner din dito nag-iikot eh. So ito yung loob ng orchidarium. So labas na tayo guys, balik tayo.
pwede kayo mag-countdown dito. At maganda yung mga fireworks dito sa Christmas ng bagong taon. So, yung mga ayaw mag-stay sa bahay, pwede kayo pumunta dito sa Rizal Park. Ito yung second part ng Rizal Park. So, ito yung bandang gitna. Tumawid na tayo doon sa may unang tawidan. So, nasa gitna na tayo banda. Check na natin kung anong meron dito. Mga ka-tips, approaching tayo sa gitna kung saan makikita yung fountain ng Rizal Park. So, dito, ngayon may music siya. And makikita natin yung fountain na gumagana. Pero sa gabi, maganda dito kasi yung mga fountain na yan, sumasabay sa kanta yan. So, mga dancing fountain yan. May mga ilaw na iba't ibang klaseng ilaw na mga ganda. Habang sumasayaw yung mga yung fountain na yan. So, sa ngayon, may nagpapatugtog lang dito. Kung mamiminig nyo, Christmas song. So, maganda dito sa gabi, mga ka-tips. Punta kayo dito pag gabi. Mapapanood nyo yan. Itong free lang ang panood dito. So, masaya dito sa gabi. Mga ka-tips, punta lang tayo dito. Ang ganda dito sa luneta. Madami tayong makikita dito. Pasyalan. At mag-enjoy kayo sigurado. Yung mga bata, lalo na yung mga bata na mga anak natin. So, ayan. Makikita nyo, mayroong dumadang kalesa. Pwede kayo sumakay dyan. Ang alam ko, bayad dyan. 50 pesos per head yan eh. So, iikot yan sa buong luneta. So mga ka-tips, makikita na natin yung bantayog niyo sa Rizal. Kung mapapansin nyo, yun. Kung mapapansin nyo, ito. Yung bantayog niyo sa Rizal. Dito sa malapit sa may vlog. So puntahan na natin yun. Ito na tayo sa sunod. Ito yung Chinese Garden dito sa loob ng Luneta Park. Pag pumasok ka dyan, makikita mo yung garden nila. Maganda rin sa loob. So, subukan natin pumasok mga ka-tips. So, ito yung bungad ng Chinese Garden. So, pasukin natin yung loob mga ka-tips. May mini lake din dito sa loob nito. May pamilya na dyan. Pinakaloob ng Chinese Garden. Ito yung pinakasentro. Nakikita niya yung merong mga shed para sa mga pamilya na papahinga sa loob. Yan din yung rebulto. Isang rebulto nila. So, yan. Tapos na tayo sa Chinese Garden. Ipa tayo mga kasi. So mga ka-tips, pasok tayo sa loob sa lugar na pinagpabilang kay Dr. Jose Rizal noong time na in-execute siya noong panahon ng Kastila. Pasok tayo. Ito yun mga ka-tips. Pasok tayo. Kung saan binawid si Jose Rizal noong panahon ng Kastila. Actually, sa tagal ko sa Luneta, sa Manila, sa Luneta,
Ngayon lang ako makakapasok dito. Hindi ko alam na dito pala yun. Kung di pa ako gumawa nitong exploration natin sa Manila, hindi ko malalaman to. Ang tagal ko pabalik-balik dito sa Luneta simula nung bata ako. Ito, hindi ko napasok to. Katips, ito na yun. Kung makikita nyo, marami siyang mga parang upuan na pato. So, hindi ko alam kung dito na upo yung mga nag-witness nung time na pinamil si Rizal o ginawa na lang to. So, ito na siya. Ayan, si Dr. Jose Rizal. Yung statwa niya, tsaka yung mga statwa ng mga ng mga Kastila na bumaril sa kanya ng panahon ng time na in-execute siya. So, tingnan natin yung mga ibang rebulto. So, ito na history natin, mga katips. Ito yung time na nililitis si Jose Rizal. And then, ito siguro, time na nagpapaalam siya sa magulang niya. No, dahil ikukulong na siya. And then, ito yung rebulto na kung saan pinapakita ng sinusulat niya siguro yung huling liham niya. So, ito, rebulto na hindi ko alam kung sino itong kasama niya dito, kung nanay niya or si Josephine Bracken na time na. At ito din, rebulto din to. May kasama siyang fraile at saka ewan ko sino itong kausap niya dito. Makikita natin. At ito na muli yung rebulto kung saan binaril si Jose Rizal. So mga katips, nandito na tayo sa pinaka main highlight ng Luneta Park, ng Rizal Park, ang bantayog ni Jose Rizal. Katips, nandito na tayo sa dulo at ring part ng Luneta Park. So, makikita natin dito yung Quirino Grand Stand kung saan madalas may mga pinaglaraos na mga event. Open field lang siya, mga katips. Ito yung rebulto ng Kalabaw kung saan ito ay ginagamit ng mga magsasaka natin sa pagtatanim nila ng mga palay. At ito naman ang Tamara, saan kalahi din siya ng Kalabaw na karaniwang makikita natin sa lugar na Mindoro. Mga tips, nandito tayo ngayon, nakatayo sa gitna ng open field ng Quirino Grandstand. So, sa makikita nyo, ayun yung Quirino Grandstand. Ayun yung pinaka-stage, yung tablado kung saan may mga nagtatanghal. Ginagamit itong tanghalan. Madalas yung El Shaddai dito ginagawa. Yung mga religious events, madalas dito gawin. So, ito siya. Ang lawak niya. Itong kinakatayuan natin, ito yung open field kung saan nag-stay yung mga tao na mga nanonood. Mga manonood dun sa event sa stand. Ang Manila Ocean Park, nandito din ang Hotel H2O. So, sa mga gustong pumasok sa Manila Ocean Park, ito yung mga yung ticketing booth niya. So, ito yung mga price kung magkano yung mga gusto nyong pasukin event, pasukin dito sa loob ng Manila Ocean Park. So, yan mga katips, yung mga price niya. So, hindi na tayo papasok at dito na rin natin tatapusin yung vlog natin. So, ayan, maraming tao ngayon dito. Holiday kasi. So, ayan yung pinaka-mall niya, papasok sa loob. Hindi na tayo papasok at uwi na rin tayo. Sandali lang din kasi yung ginawa natin dito. And pakay talaga natin is yung Luneta Park. So, mga katips, dito na natin tatapusin yung vlog natin dito sa Luneta Park, sa Rizal Park, at sa susunod, explore din natin ang Manila and
hanap tayo ng mga gandang lugar kung saan tayo pwede pumunta. So, salamat. Subscribe to my channel. Like and share and comment down below. Salamat mga katibs! So what's up mga katibs? This is Billy J. Tibs and welcome back to my YouTube channel. So alis muna tayo and babiyahe tayo ngayon ng Lala Move. So maghanap buhay muna tayo mga katibs. Hanap tayo ng booking ngayong araw na to and hindi ko pala nakakapit yung cellphone ko. Mamaya lalagay ko. Nandito sa bulsa pa nung ano ko. Nung bag ko. So check ko na lang mamaya. Wala pa lang pumapasok din eh. Hindi tumutunog yung cellphone ko. Punta muna ako bandang Divisoria para tingnan ko kung doon ako makapick up or basta parting ano, City Hall banda doon. Sabado nga pala ngayon eh. Medyo mahirap ang booking ngayon eh. So ikot-ikot muna tayo mga katips. Habang wala pang pumapasok na booking sa Lala Group, ikot muna tayo and check natin mga clips kung saan tayo pwede pumunta. Nakawatcha muna eh, no? Then, hanap tayo ng biyahe ngayong araw na to. So ito, medyo maluwag pa yung kalsada. Maaga pa kasi. 7 pa lang ngayon. Kaya wala pang masyadong pumapasok na booking. Mga 7:30 yata. Yan, maluwag pa yung kalsada dito. So, pasalamat muna tayo sa sponsor natin para clothing. Salamat sa damit mo. Riding jersey. Mga katibs ha, order na kayo. Mga riding jersey, dry fit t-shirt, yung tube mask natin. Gawa ng para clothing. Napakaganda niyan mga katibs. Subukan nyo, murang-mura pa. Diba? Punta lang kayo sa may Balot Tondo, Manila. Along Rodriguez street lang siya, corner Nepa dun sa Balot Tondo. So visit nyo yung physical store ng Parak Clothing doon. Punta nyo, makikita nyo si Boss RJ, mabait yun. Diba? So yun, abangan nyo din yung pag-giveaway natin ng merch ng Parak Clothing. So ngayon September na yun, abangan nyo mga katips ha. Hindi ko pa alam kung mag-FB live tayo or sa YouTube na live stream tayo. Basta i-announce ko na lang yung mga katips sa FB natin, sa FB page. Check nyo na lang and salamat doon sa mga sumali na, sa mga nag-likes na page natin, nag-subscribe sa YouTube channel natin, nag-like din ang page ng Paraclothing. Salamat sa inyo. So mga katips, yung mga hindi pa nakakasali yan, sali din kayo para malay nyo kayo manalo, di ba? So visit nyo lang mga katips yung FB page ko. Nandun yung mga mechanics ng paano manalo dito sa at makasali dito sa pag-giveaway natin. So sayang yung merch ng Paraclothing, napakaganda pa naman. So check nyo nga pala mga katips, supportahin nyo rin yung online shop na ginawa ko, Katips online shop. So support nyo, like nyo yung page and follow nyo rin. And syempre order kayo sa akin. So order na kayo, sayang na ano. May mga helmet tayo doon, mga riding gears, kung ano-ano. Kahit ano, pwede natin. Kung may kailangan kayo, tanong nyo sa akin, message PM nyo. Para masabi ko kung ano yung kailangan nyo. Malay nyo, diba? Meron tayo. Check nyo in pala doon sa online shop ko yung mga merch ng Paraclothing. So napakarami doon, pagpipilian. Avail na kayo, murang-mura lang talaga.
at saka sulit na sulit yung pagkagawa. So ano to? Ito, meron ditong ano, mga buhangin. Check nga natin. Nasa Ross Boulevard tayo ngayon eh. Check natin kung ano to. What's up, mga katips? So nandito tayo ngayon, mga katips, sa Ross Boulevard. Napadaan lang tayo. Tumipiyok pa ako. So napadaan tayo dito. Bumabiyahe kasi ako ng Lala Move ngayon. And nakita ko dito sa Ross Boulevard, yung makikita niyo yan, yung sand na yan. Diba? So white sand yan. Nilalagyan nila ng white sand itong haba ng Ross Boulevard. So nandito pa lang sila sa dulo, nagsisimula. Silipin lang natin saglit kung ano yung nilalagay nilang sand. So tingin ko akit tayo dun sa taas. Ayun, may mga nagbibideo na rin dun, oh. Akit tayo dun, mas kita dun eh. So check na lang natin, mga katipsa. Ayan, mga katipsa, oh. Kitang-kita niya yung sand, diba? So punta tayo sa taas, akit tayo. Check natin yung mas kita dun sa taas eh, kung ano yung nilalagyan nila. Ayan, akit tayo. So, kita dito, yo. Ayan, o. Oh. Ay, mga tao, maraming nanonood sa paglalagay nito, eh. Ayan, o. Oh. Nakikita siya dito. So, kung makikita nyo doon, ayun, hanggang doon yung lalagay nila. Wala dyan. Ayan, dito. Lalagay ng white sand dyan. Hanggang doon, kahabaan ng Ross Boulevard. So yung white sand, di ko alam saan nila kinuha to. Pero malamang, ayan o. Todo-todo talaga pagpapaganda dito sa Manila, dito sa Ross Boulevard. So napakaganda ng ginawa dito nila President Duterte, yung project nila dito. Before, naalala ko nung bata ako, sa Luneta, nakaligo pa kami dun sa Luneta, eh, no? Kasama ko mama ko. Bata pa ako nung naalala ko, parang hindi pa nga ako nag-aaral yata nun eh. Hindi na siya ganun ka, ano, hindi na ganun kalinaw yung naalala ko tungkol doon. Pero, yun, naalala ko tayo. Puro alala, no? So, naalala ko nga na nung bata ako minsan, naligo na ako sa Luneta. And then, bato-bato yung gilid nun. So, kasama ko yung mama ko at saka yung papa ko. So ngayon ang ganda dito, kung makikita nyo, di ba? White sand yung nilalagay nila. Una, pinondohan nila ng ano eh, yung buhangin lang na, ayun oh, yung ganong klaseng buhangin. So ngayon, ang nilalagay na nila eh, pang ibabaw siguro to, yung white sand, pang ibabaw na to. Napakaganda. Akit pa tayo sa taas, para mas makita natin yung malinaw. So ayan, mga katips, kitang-kita nyo, diba? So napadaan lang tayo ngayon dito, na-champuan lang natin to, na lalagay ng white sand dito sa may Ross Boulevard. Hindi ko lang kasi sure kung hanggang saan itong ilalagay na to. Kung ito lang pang area na to, haabot pa ba hanggang doon? So ito, may mga nagbibideo rin dito. Dami natin mga vlogger din. Uy, hanggang saan yan lalagyan na yan? Parang ano po eh. Katubo. Ayan, katubig na. Ay, may paikot na yon. Dulo, sa may yate. Ah, so ayan, hanggang... Hanggang doon. Subong yan. Oo. So yun nga daw, mula dito hanggang dun sa may mga sa yacht club yung gagawing ano, lalagyan ng white sand na to. So mahaba-habang proseso pa to, matagal pa to, mga katik. So makikita nyo, nandito pa lang sila, nagsisimula pa lang sila dito. And sana makita natin yung pag natapos to, and makita natin yung kalalabasan lahat. So napakaganda na itong Ross Boulevard, sigurado pagkatapos nito. Ang ganda ng white sand, oh. Gagawin daw ito parang Boracay. So anyway, pagaling ng gobyerno natin. So ngayon lang nangyari ito sa tagal-tagal, simula nung bata ko, ngayon wala nakita ito.
Okay, so. Good. So, makikita nyo yan. Supporting to black sand to. So, ngayon pinapatungan nila ng white sand. So, simula dito, sa dulo ng sa dulo doon sa may yacht club. May makikita nyo may maraming mga yate. Hanggang doon daw itong gagawin na to. And kung makikita nyo yung pulang linya na yon sa may tubig, hanggang doon pa daw yan. Yung ilalagyan ng ano ng buhangin na yan. So, napakaganda, no? Ito nyo, puting-puti yung sand, oh. Ganda. Galing ba ng tito? Kala ko pang pambahala. Galing pala ng tito? Oh, yun. Hindi nyo mga katips. So, ito daw white sand na to, mga dinurog na bato. And galing pa daw to ng Cebu. So ito, dito na tinatambak para pangibabaw dito sa magiging project ng gobyerno para dito sa Roas Boulevard. So kung nakikita nyo yung bandang gitna na yun, mga katips, yung may nakalagay na ito, yung area na to, yung taas nyan, so ganyan kataas daw yung level na gagawin. Bali pantay dito sa level nung pinaka flooring nitong nasa bungad, ganun kataas yung lalagay dyan dito sa yan. Na wala lang yan. So ayusin talaga nila to, napakaganda. So mga by next year pa daw matatapos to, baka mga January or February target nila ng gobyerno na matapos to. Kasi napakahaba pa, ito nagsisimula pa lang sila. Tapos doon magtatambak pa sila yung mula dito papunta doon sa yacht club. Tatambakan pa nila yan bago maglagay ng pangibabaw na white sand. So siguro mga ang taas din ito, mga halos isang tao din yung taas nitong gagawing white sand na to eh. So yan mga katips, nakikita nyo ha. So pinapaganda talaga ng gobyerno itong Roas Boulevard. And I hope sana yung mga bata, yung mga anak natin, pagdating ng panahon na sila na makinabang sa lugar na to, makapasyal sila dito. And sana maabutan din natin. Next year pa naman eh. Next year na naman yung maabutan na natin ito, mga katips. So tapusin ko na dito, mga katips ha. Mga katips, napadaan nga lang tayo dito sa Roas Boulevard and yun, nakita lang natin yung ginagawang white sand. Ayan, tinatambak na white sand dito sa kahabaan ng Roas Boulevard. So ngayon yung araw na nagsimula sila and nandito pa lang sila sa bungad. So mahaba-haba pa to, sabi nga mga target nila is mga January or February next year. So guys, check na lang natin na sana maging maganda nga yung pagkakagawa and matapos na agad to para mapasyalan na natin ng mga anak natin, ng pamilya natin. And salamat sa gobyerno ni Pangulong Duterte na pinapaganda itong Maynilaan, itong Boulevard, yung effort nyo. Salamat, nakikita natin na meron nangyayari. Sa kabila ng pagdagok sa atin ng pandemic, ito nakikita natin pinaghahandaan din ng gobyerno yung mga possible na pwede nating ma-enjoy naman, di ba? So pagkatapos ng pandemic na to, ma-enjoy naman natin na makapagpasyal tayo sa mga lugar na pwede nating nahihinahanda sa atin ng ating gobyerno. So mga katips, dito lang tayo. Yung update nito ha, sa susunod, babalik-balikan ko na lang to. Check na lang natin kung ano yung magiging katapusan nito. So salamat, ride safe mga katips, and God bless sa inyong lahat. Kaya so oops, akala ko kanyon, ang dami kasi, ayan o, nandito.
kasi mayroon ding isang canyon doon. Ayun, lumang canyon. Kaya ilaw pala itong mga to. Nung nilapitan ko, akala ko mga canyon din eh. Ang liliit. Hello, what's up mga katibs? Right now, pupunta tayo sa Intramuros and pupunta tayo sa Fort Santiago. As I said last time sa vlog ko, explore natin yung Manila. And unang-una sa listahan ko is yung Fort Santiago. So guys, bago tayo umalis, shoutout pala muna kay Willie Tugade. Bagong kaibigan natin to, na-meet natin siya nung meet and greet ni Boy first time sa Malolos. And shoutout din kay Ngokzone at bago nating subscriber and bago nating kasama, salamat sa iyo, salamat sa suporta. And ganun din kay Angel James Subido. Repa peeps, susunod ah, sama ka na. And then kay Romel Lamoste, salamat din sa iyo pre. Nandito tayo ngayon, suporta lang and sana makaabot tayo sa tagumpay, di ba? Sama-sama tayo mga katibs. So shoutout ko na rin yung asawa ko, Thea. Ni, love you. Biyahe lang muna ako ah. So sige guys, mga katibs, biyahe tayo and punta natin yung explore natin ngayon ang Manila. Punta tayo sa Intramuros. Sana maging maganda yung biyahe natin, maging safe. And lahat tayo mga katibs, ingat tayo sa biyahe ngayon, araw na to. Pray muna kayo bago umalis. Salamat. So punta na tayo mga katibs. Biyahe tayo.
entrance dito ng Port Santiago ay para sa mga children and students. 50 pesos and adults and adults. Anong meron dyan, kuya? Dito. Dito, ano itong meron? Ha? Ah, inventory lang. Sige, kuya. Shoutout kay kuya. So, ito mga ka-tips. Ang ganda ng lugar. Actually, ilang beses na tayo nakapunta dito. And pumunta lang ulit tayo ngayon dito para sa vlog natin. So, ito mga ka-tips. Nagawa pala itong place na to noong 1590 hanggang 1593. Mga ka-tips, nandito na tayo sa Intramuros at sa Port Santiago. As you can see, yung diretsyong yun, nandito pa lang tayo sa entrance. So, kapapasok lang natin and pupunta tayo dun. Diretso doon, sa papunta doon sa dulong yon, and then may papasukan pa tayo niyan doon. Explore na natin ang Port Santiago mga ka-tips. Unahin natin pasukin to mga ka-tips. Ruins of the Almacenes Reales, Royal Warehouses. So, constructed daw to as a storage house na for goods unloaded from the Pasig River noong 1591. So, kinonvert to sa military quarters noong 1863 at na-damage during noong World War II. So, pasok tayo mga ka-tips. Wow. Nakatakot naman dito mga ka-tips. Ako lang tao dito sa loob ngayon. So, ito siya. Ito yung place niya. Ito yung tsura niya. So, makikita natin lumang-luma na talaga to. Siba-siba ito. So, may pusa tayo. Hi, kitty! Hoy, pusa! So, Paskong Pasko dito. Tugtugan dito sa loob. Pasko, pang Pasko eh. So, yan. Makikita natin. Ayun. Maraming estudyante. So, yung mga turista din. Papasok na ako sa loob. And mahababang lang ang larin to. Medyo maluwag din tong Port Santiago eh. Papasok tayo. And mga ka-tips, papasok tayo dyan, tatawid tayo dito. Dito naglakad si Rizal ng time na papunta na siya, yung marcha niya papuntang Luneta, kung saan siya binaril. Binaring squad. So, kung siya galing sa loob, tingnan natin yung loob. Pasok tayo sa loob ng Port Santiago. So, ito yung history niya. So, mga ka-tips, papasok na tayo sa loob ng Port Santiago. Ito yung main fortress ng Port Santiago. So, pasok na tayo. So, meron din palang statue ni Sir Rizal dito, mga ka-tips. Nandito siya sa bandang gitna ng loob ng fortress na Port Santiago. Hi kids! Say hi to my vlog. Hi! Hi! So, akit na tayo dito mga ka-tips. And paakit tayo sa kung saan makikita natin may mini museum para sa mga gamit ni Sir Rizal nung time na yung sinuot niya nung time na makulong siya dito. Paakit tayo dyan. White Cross. So, nung panahon daw ng World War II, maraming natagpuan na sa dungeon ng mga pinahirapang mga slave nung panahon ng Hapon. So, dito nilibing sa lugar na to, sa kinatatayo ng cross na to, yung mga nakitang mga bangkay na yon. Yeah.
ito isa sa mga dungeon kung saan may lagusan siya doon, padaan sa ilalim, and naging kulungan din. Parang mini museum na kung saan may mga Lego siya na binuong mga yung mga lumang simbahan noong panahon ng Kastila. So binuo siya na gamit ang mga Lego. Dito mga katips, and ayun oh, may gwardiya sibil. Kain daw, kain. So pasok tayo dito at akyat tayo punta dyan. Ganda dito. Actually, parang ngayon ko lang napuntahan to. Parang sarado to nung time na nagpunta kami. Taas, makikita mo yung labas. Ayun. Kita mo yung ilog dito, ilog Pasig. Kadugtong ng ilog Pasig dito sa Manila. And andun, ito sa baba, yung mga kung saan, ayan, may meron dito si Jose Rizal, statwa niya. So, isa sa lugar to na kung saan siya na yan, ginapos, tinali. And ito yung time na papunta na rin yata siya nung bibitayin na siya. So ito yung lugar na yon. Actually, sira to dahil na-damage nito nung panahon ng World War II. So yun. So dito, kita yung post office sa labas. Ayun. Ayun guys, kita ang post office dito. So kita mo lahat dito sa taas. Paakyat na tayo ngayon sa museum din, papunta dun sa mga damit na ginamit ni Jose Rizal nung time na bago siya bitayin. So ito, may malaking bulto dito si Rizal. So yung pitong yan, ayan yung sinasabi kong mini museum eh, kung saan may mga gamit si Rizal. Kaya lang sarado siya ngayon. Hindi ko alam kung nandito pa o baka nilipat na. So check na lang natin mamaya mga katibs. So lakad tayo pabalik, and so yeah, dito mga katibs, nag-iisa ako. Wala man ako makasabay ng mga namamasyal dito. So kanina maraming mga estudyante, mukhang pauwi na rin sila kanina. Palabas na sila eh, nung pagpasok ko, palabas naman sila. So, mga ilan-ilan na lang yung mga turistang nandito ngayon. So, ayan. Pwede kang mag-golf dyan. Yung mga nag-aaral mag-golf, ito, nasa tabi lang siya. Katabi lang siya ng Intramuros. Umasok tayo sa sito. Ayan, mga katibs. Medyo malabo. Burado na eh. Pero kung makikita nyo, exit only. So, dyan tayo pumasok ngayon. So, punta tayo sa kabila. Salpak si Billy J. Tips, mali ang pinasukan. So, ikot tayo. Ano kaya ito? Oops. Akala ko kanyon. Ang dami kasi. Ayan o. Nandi dito. Kasi mayroon ding isang kanyon doon. Ayun, lumang kanyon. Kaya... ilaw pala itong mga to. Nung nilapitan ko, akala ko mga kanyon din eh. Ang liliit. So mga katips, ito na yung dambana ni Rizal. So, nalipat na pala dito. Dati kasi dun yung sa kabila, yung pinakita ko kanina. Yung may pinto. So ngayon dito na pala. So papasok na tayo. Dito,
Mga ka-tips, natapos rin tayo sa adventure natin dito sa pagpunta natin sa Port Santiago. So salamat at patuloy nyo ako sa buhay pa yan and supportahan. Don't forget to subscribe to my channel. Amazing show dito sa may Jokno Avenue, dito sa malapit sa PICC. So, ito nga. Tumambay muna kami ni Gizmo saglit at nag-vlog lang tayo. So, solo rider tayo ngayon eh.
Kita-kits na tayo mga ka-tips ha. Supportahan nyo yung channel natin, Billy J Tips. And sana tulungan nyo rin ako makaangat. At bibigyan ko kayo ng mga magandang mga videos, mga uploads. And tulungan nyo rin ako. Sana supportahan nyo rin yung channel ko. So next time sana makaalis din kami na Boss Red, Red Sweet Potato, nila Tambiolo. And magkaroon ng rides yung Kamote Gang. So puntahan nyo rin pala Kamote on Wheels sa Gagalangin Tondo, Manila. So, marami tayong mga riding gears doon, mga riding jersey, and syempre, mga helmets. Evo helmets, number one. Lagi nyo makikita si Red Sweet Potato doon, Jolo Tambiolo, si Bernabundat, yung kapatid ni Red Sweet. Syempre, nagbablog na rin siya, support nyo rin, at subscribe kayo sa channel niya. And syempre, ito, Billy J Tips, ang inyong lingkod. Subscribe, mga ka-tips! So yun mga ka-tips, biyahe lang muna tayo, punta tayo sa may bandang Nova siguro. I-ride lang natin to si Gizmo. So yun, habang bubiyahe tayo, salamat nga pala sa mga sumusuporta sa atin. Una-una na kay Sir Suyanko, salamat sa iyo sa patuloy mong pagsuporta sa channel natin. And shoutout din kay Arten Moto Gym, so bago natin kaibigan yan na moto vlogger. Na-meet ko siya sa 01 Moto last time. Kay Trip Moto, congrats Pops, bigating ka na, monetize ka agad, nauna mo pa ako. ang galing ng ginawa mo Pops. Sana tulungan mo din ako ha, promote mo din yung channel ko. So salamat din kay Robert Bautista, subscribe din kayo sa channel niya, Berting TV. So nandun nag-ano siya, gaming at mga online streaming yung ginagawa niya, live streaming sa YouTube channel niya. At saka kay NJ Disoma, so bago nating supporter to, shoutout sa iyo Paps, salamat sa pagsuporta. At sana magpatuloy kayo sa pagsuporta sa channel ko ha. Huwag kayo makawala, yung mga number one pa natin, si Daniel Danya. Pagaling ka na, simpleng nagnet lang yan. Totoo yan. So pagaling ka na. Bola lang yan. Ma-video mo na ulit ko. So shoutout nga pala sa magina ko, ingat kayo lagi. Teya, tsaka kay UL, mahal ko kayo pareho. So shoutout din, Kamote on Wheels. Siyempre, kilala nyo na naman yun. Kamote on Wheels sa Gagalangin Tondo, Manila. Visit nyo ang Kamote on Wheels sa Gagalangin Tondo, Manila. So marami tayong mabibiling mga riding gears doon. Siyempre, mga helmet. Punta lang kayo at siguradong mapapabili kayo. So makikita nyo naman lagi doon Red Sweet Potato, syempre abutan nyo siya doon, libre pa picture. Kay Jolo Tambiolo, shoutout sa kanya, subscribe din kayo sa channel niya. Kay Berta Bundat, syempre supportahan nyo ang Kamote News. Kaming mga vlogger na nando doon na binubuo sa Kamote News. Siyempre yung Kamote Gang, yung Kuya Wheels at saka si Kenny Moto. And siyempre yung bago naming staff si Gerald Conti. Conti na lang, makulit na rin yun, sigurado. Shoutout Kamote Gang, Kamote on Wheels. So punta na kayo guys. And siyempre support nyo rin nga pala yung channel ko, Billy J Tips. At patuloy tayo gumagawa ng mga content natin. And after nito, or kung tumaon ako, or yung review natin sa Honda Airblade, abangan nyo, i-review natin yung Honda Airblade ni Red Sweet Potato. So nakaraan, pinag-chase-show natin to. And ngayon, i-review naman natin. Quick review lang naman, kasi hindi pa naman tayo ganun kagaling. And bigay lang natin yung mga specs nito.
And yung usay natin to after a month na nabili to ni Red Sweet. So ngayon, Geeks or Gaming lang tayo, dala natin si Gizmo, 1.5-year-old na motor natin, si Gizmo. Suzuki Geekser 155. FI nga pala to, si 2019 kasi model to eh. So FI na to si Gizmo and... Well, hanggang ngayon, okay na okay siya manakbo, okay siya, wala akong problema dito. Although nung umpisa, nagka-problema ako sa battery lang niya. Yun lang naman, hanggang ngayon okay na okay siya, wala akong problema dito sa motor kong ito. Punta lang tayo ngayon ng MOA kasi ikot lang natin to si Gizmo. Hindi na ako nakakangits eh. So ngayon, dito lang, malapit lang. Hindi ko rin kasi maiwan yung maging ako ng malayo eh. So kailangan ko din bumalik agad and maaga pa naman ngayon. Ikot lang tayo, short ride lang to. Stop kaya bumiyahe. So shout out din kay Edison Adorna. Salamat, Pops. So ito mga ka-tips, nasa Luneta area na tayo. And ang daming bikers dito ngayon. Actually, may matuwa pa ako nagbabike. Kaya lang, niyayaya nila ako. Wala ako sa yung bisikleta, hindi ako makasama. Plano, minsan makabilay ko ng bike ko at makasama rin ako sa kanila. Gusto ko lang bumiyahe talaga eh. Gusto ko lang umikot. Pinoplex ko lang si Gizmo. So yun, malapit na tayo, PICC na tayo, malapit na sa MOA. Ikot lang tayo doon mga ka-team. Sarap bumiyahe, sarap mag-ride pag maluwag ang kalsada. Pero syempre, hindi ka dapat masyadong nag-aataw sa ganitong mga kalsada. O yan, shoutout kay Kuya. Ano pa motor ni Kuya? O diba? Ayos! Anip yung motor ni Kuya, di ba? Sana makita ko yung mga tropa kong mga biker. Actually, makakalang ko sa basketball yung mga yon. Ewan ko, alam ko, MOA pupunta yung mga yun eh. So, hindi ko alam kung saan sila sa MOA tumutambay. Tingin lang tayo saglit doon. And then, kung makita natin sila, kumustahan lang. Ano, daming kayo nandito. Mga kumakain, mga bikers kasi dito yung hintuan nila, mura kasi mga pagkain dyan yan, sa mga gilid-gilid na yan. Tapos ang sasarap pa ng pagkain nila, grabe. Bola lang yan. Okay, tingin tayo dito. Ang sukat lang ba ito, te? Wala nang bawas ito. Hanggang magkano? Okay, kunin ko na pa, te. So yun guys, nakabili tayo ng isang riding jersey. So ito, ang daming bikers ngayon dito, mga ka-tips. Nahanap ko rin yung mga tropa ko na bikers. Ayan, shout out sa kanila. Wala yung mga tropa ko, ang dami nito. Nahanap ko sila eh. Mayroon pa pala dito. Riding jersey. Napakarami pala nagtitinda ngayon dito mga ka-tips. Ayan oh. Oo, mga nakaban sila. So dito lang to sa may papuntang MOA. Pag galing ka ng PICC, yung pinakadulong kali nila. Then yung may hotel. Nakalimutan ko yung hotel eh. Check na lang natin mamaya yung hotel. Lagay ko na lang dito. Hindi ko maalala yung pangalan ng hotel. And then dito, yan. Kung biker ka, dito ako pumunta. Napakaraming mga mabibili dito. 200 yung mga ganyan. Kaya nga eh. Pati niya. Ganun din yan, 200. So nagpapahulaan ako din. Nagpapahulaan ka din dito. Pagkano? Pero, assorted. Sige, okay.
So yun mga ka-tips, nakabili tayo dito. And dito ko lang nakapwesto lagi kuya. Dito lang. So dito makikita nyo, anong kalito? Jokno, tama nakalito. So dito sa kabahan lang ng Jokno Avenue, makikita nyo yung tabi-tabi yan. Tabi-tabi itong mga tindahan dito. Pero ito si kuya, mura to. Itong may rebo na puti. Pag nakita nyo siya, puntahan nyo ito. So, going to Moa na tayo mga ka-tips. And kahit pa paano, nakapag-rides na rin tayo. So ngayon lang ako nadaan ulit dito. At ganyan pala, sistema dito. May mga tindahan ng mga ganyan. Murang-mura lang. Talagang 200 pesos, makakabili ka na ng riding jersey. Solo rider ako ngayon. Wala akong kasama. Wala akong mga katropa ngayon na magra-rides. So talagang napakaraming mga bikers dito sa MOA na nagpupunta. Ayan, talagang grupo-grupo din sila eh. So sa dami nito, hindi ko na, sa mga palad, hindi ko nakakita yung mga tropa ko. And hindi na ako magpa-picture dito. Ito na lang, bumiyahe lang tayo dito, umiikot lang. Yung gas, di ko naisipin yun kasi, di ba, yung makapag-rides ka lang eh. Masarap na yun eh, pang-relax na eh. Minsan lang sa isang linggo. So next time sana, magka-rides yung kamote gang, makakit naman kami kahit marilaki lang, breakfast ride. Depende kasi, napaka-busy kasi ni Red Street eh. Kaya dapat bago mag-lockdown, may rides kami. Kaya lang hindi nga natuloy dahil sa pandemic. So, I hope soon matuloy na to. Kasama namin ang Kamote Gang. So, one of these days, magkaka-ride din kami. So, here we go. Nasa MOA na tayo. Sure-ride lang tayo dito. Tingin-tingin lang. Ayan. Hindi na ako pupunta sa tabing dagat. Dito na lang ako. Ikot lang ako and then babalik na ako sa bahay. Ferris wheel nila. And then dito tayo. Ayan, nasa dulo na tayo. Ikot lang tayo doon. Then babalik na rin tayo. Shout out kay kuya. Panintingin niyo sa camera natin. So yun mga ka-tips, babalik na tayo sa bahay. Magkaangkas oh, walang barrier. Ay nako, kuya mahuli kayo. Yung barrier kahit hindi siya okay gamitin, no choice naman tayo eh. Kailangan natin gumamit yan, mahuli kayo. Kesa mahuli kayo, medyo malaki-laki yung multa na magkaangkas kayo. Kaya sunod na lang tayo sa batas. So, abangan nyo nga pala mga ka-tips yung susunod na vlog natin. Quick review lang tayo ng Honda Airblade ni Red Sweet Potato. Nakaraan na pinachase oil natin to. At panoorin nyo pa yon yung vlog ko na yun. And then, sa susunod, yun nga, quick review tayo ng Honda Airblade. And abangan nyo pa yung mga susunod pa nating mga reviews. Marami pa tayo i-review ng mga motorcycle. So, patuloy nyo sana ang tangkilikin yung channel ko, Billy J Tips. Sa mga hindi pa nakasuporta dyan, subscribe na kayo sa channel ko. Ito, mga tropang scooters, oh. Diba? Ito, electric yung gamit nila. Ang galing. Ayan, mga electric scooters gamit nila. Shout out po. Ayan pa, oh. Diba? Saya. Ayos! Nice, Pops! Billy J Tips! Okay. Shoutout sa kanila, mga ka-tips, ha? Check nyo, ayos yung mga, ano nila. Tropa, ayan, no? Tropahe pa silang kasama. Ayan, no? Mga tropa nating, mga naka scooter. Ayos. So yun mga ka-tips, dito tayo ngayon sa tapat ng Amazing Show. And ayan, nakikita natin yung mga riders natin, mga bikers.
And next time, kasi solo rider tayo ngayon, wala tayong mga rides eh. Next time, sana makasama ko na yung mga tropa ko. Kamote gang, biyahe naman tayo. Boss Red! So, dito ko na lang tatapusin yung vlog natin and babalik na ako sa bahay. So, short ride lang to ginawa natin and salamat sa inyong lahat. Sana supportahan nyo yung channel ko, Billy J Tips. Subscribe, like, and share. And ito, nandito tayo ngayon. Magpipicture lang ako saglit. Sama natin yung Sigismo. So, dito na lang. Thank you and God bless. Ayos yan, kuya. Ilang cc ang ganyan? So mga ka-tips, may nadaanan lang tayo dito saglit. Ito, ang cute ng mutang niya. 40cc, gasolina din yan? Okay ah. Saan ka ba galing yan? Marikina. Marikina, tapos nandito ka ngayon sa PICC. Ayos ah. Iwan lang ako ng iba eh. Ganyan din mga dala nila? Hindi, mga stand-up nila. Yung mga naka-stand-up, nakita ko nandoon na, gumano na doon. Sa, di ba, joke no? Kumaliwa na sila ng Bendia ba? Ano ba yun? Bendia yun eh, no? Galing na ng MOA, pabalik na sila. Oo, nakita ko nga, nadaanan ko yung mga grupo na yun. Okay yan ah, talaga eh. Galing Marikina, gaano katagal yung, ilang tang ano yung gas niyan? Nakalagay ngayon, ang tangin ko, 800 ml. Para, yung panauubos, may sa mga nagkarga dito na sa Michelle Salaw. Okay ah. Kaya hindi ba na angawit? So ganun din yan? Parang yung malaking motor din, ganun din? Reclutch din na ano? Automatic siya, parehong preno. Ah, parehong preno, okay. Hindi ko pa nasubukan yan eh. Okay yun ah. So, ano pangalan mo, Paps? Louie Reyes. Oh, shoutout kay Louie Reyes. Ang cute ng motor niya, oh. Kitang-kita niyo, di ba, mga ka-teams? So, dadaanan ko lang siya dito sa may PICC banda. Okay, tanong, bakit bike Philippines? Bakit bike Philippines? Grupo niya yun. Yes, sir. Okay, so shoutout, bakit bike Philippines? Sir, Billy J. Tibbs. Ay, channel ko, pasupport na lang din. Yes, sir. Oo. Subscribe. Oo, nabusan ako sticker eh. Wala kita, di kita mabigyan. Oo. Billy J. Tips. Ito, sir, oh. Sige, sir. Ingat din. So, nakita nyo, mga ka-tips, ang cute ng motor ni Kuya. 40cc. Galing pa siya ng Marikina. Nandito na siya sa PICC ngayon. Dito sa may Bulwagan. Ayos no, Marikina. So, dito, kayang-kaya. 800 ml lang yung tangke ng motor niya. Grabe, wala pa isang litro. Nakarating na siya dito. Pero nakapagpagas na rin daw siya dyan. Banda, yung shell dito sa, ano, sa kahan ko dyan. Pero okay, no? Ang tsagaan niya, no? Ang liit-liit ng motor niya. Pero gumagawa siya ng rides niya, di ba? Ay, yung sinasabi ko, yung excitement, eh. Nung pagbiyahe. Iba klase kasi hindi natin lang excitement dito eh. Papa-relax, hindi naman kailangan lumataw ka, hindi naman kailangan ng mabilis ka, hindi mo naman kailangan magpasikat. So, yung ini-enjoy mo yung sarili mo na nagra-rides ka. So, naiwan daw siya kasama niya yung mga nakaganyan, mga scooter na ganyan. O baka yan na yun yung mga kasama niya eh. Actually, nakaikot na yan eh. Naiwan siya noon. Sabay daw niya kanina. Ang sarap pala mag-rides ng ganito. Solo rider ako, hindi ako nagmamilaki. Dito ako ngayon sa nag-MOA ako. So, pauwi na tayo mga ka-teams. Woohoo! Sarap yung biyahe, ang luwag ng kalsada. Well, ingat-ingat lang mga ka-teams. So, dito na lang tayo. Ingat! Subscribe! Thank you.
Biyahe natin papuntang Intramuros. So, actually kanina pa ako salita ng salita. Bad trip. Kasi, hindi ko pala naisaksak yung headset sa cellphone ko. So, kanina pa ako bumabiyahe. Papunta ako Intramuros. So, nandito na tayo, malapit na. Kung ma-check ko, kasi na-traffic ako eh. Traffic dito ngayon. So, pag-check ko, hindi ko lang nakasaksak itong headset ko. So, yung speaker natin, salita ako ng salita kanina pa. Malamang hindi nyo maririnig yung nauna kong biyahe. Sayang. Sayang talaga. So, kaya lang, ganun talaga mga ka-tips. Dami ko nang kinwento kanina. Kaya lang, ito. So, lalagyan lang natin ang caption yung mga naunang biyahe na yung biyahe natin kanina na yung mga sinabi ko. Hindi ko alam. Palpa kasi. Hindi ko napansin. Hindi pala, bago ako man, hindi ko pala naisaksak. So, para pala ako yung ang salita dito. Lalo palang speaker yung ano ko, cellphone ko. Ewan ko kung maririnig pa rin, tingin ko mahina eh, kasi syempre malayo cellphone, nakara man yung cellphone. So, yun. Actually, malapit na ako sa Intramuros. Traffic lang dito, sobrang daming traffic. So, tayo na natin yung mga ka-tips eh. Kita-kita na tayo sa loob ng Intramuros. So, dumaan tayo sa may likod, galing ng Del Pan, galing sa Pier, doon tayo pumasok. So, napaka-traffic, sobrang traffic doon, ang daming truck sa may tulay. Kaya lang, yun pa rin ang mas mabilis na biyahe, kaya doon tayo dumaan. So, dito tayo, mag-iikot tayo sa, hanap lang tayo ng parking, then mag-iikot tayo sa, dito sa loob ng Intramuros. What's up mga ka-tips? Nandito na tayo sa loob ng Intramuros and simulan natin yung exploration natin, pag-ikot natin dito sa loob. And karating lang natin mga ka-tips. So, nag-park lang muna tayo. Pinark muna natin si Gizmo. At ikot na tayo. So, right now mga ka-tips, napakarami uling turista dito sa lugar na to. Kanina may salubong tayo, mga Koreano yata yun eh. Mga Korean, mga estudyante. Ang dami nila kanina. Yun, mga nasa 60 sila or 70, ganun karami. So, papunta sila ng Port Santiago kanina. So, tingin ko mga mag-iikot sila doon.
So, ayan yung mga Koreano kanina. Tapos sinasabi ko, dami nila. Masok pala sila dito sa simbahan. And then ngayon, papunta sila ng Fort Santiago. Parang daanan, and then pag pumasok ka, makikita mo ay mga old books dito, mga books. So pinapabasa din sa mga batang kapuspalat na walang na hindi kayang, walang kakayang magbasa ng mga libro. So ito. So mga ka-tids, itong building na ito, sinatawag nilang Ayung Tamiento. So ito yung old city hall ng Manila during the time of the Spanish. And na-destroy din ito during the World War II. Ito, may nakita tayong Guardia Civil dito. Kaya lang, high-tech na siya, oh. Di ba? Kamoto natin siya. Anong pangalan mo, kuya? Tawas Edgar. Edgar. So, shoutout kay Kuya Edgar. Ito yung famous San Agustin Church dito sa loob ng Intramuros. So, nag-iba din to during World War II. Pero ngayon, naitayo namin, naiayos din siya. 300! You can see, guys, ito ang famous Starbucks inside sa Intramuros. Ito yung Baluarte de San Diego. May entrance fee siya, so hindi na tayo papasok. Mukhang ano lang siya. Garden siya. Sa loob. Maganda yung loob niya. So nakikita naman natin dito. And hindi na natin siya papasokin, mga kati. Pahapyawan lang natin. So ito yung makikita nyo sa loob. At mayroon pa, malaki pa yata yung loob nito. So mga ka-tips,
Nung nagpunta ako dati dito, yung mayang pang Wow Philippines, bukas to eh. May mga, ano pa to, mga kainan dito, and then may parang mga live band. So, ngayon kasi wala na to. Hindi ko lang alam, mukhang bukas naman siya, pero mukhang sa iba ang daanan. Kasi dito, sarado ngayon, may gate. So, yan mga ka-tips, akyat tayo, hanap tayo ng daanan. So, yun, meron dong daanan na nakasarado. Nakatakot, parang talent. Akyat tayo dito. So, dito makikita na natin yung labas ng Intramuros. Ito yung wall, isa sa wall, sa bandang likod. So, ito. Daanan siya doon. So, katabi din natin yung golf course. Ayan. Kita dito. So, open pala itong taas. Ayan, no? May nakapasok pa ang motor, eh. So, okay pala dito. Kaya lang, right now, 12:30 na. Medyo nagugutom na tayo. So, hanap siguro ako ng makakainan. Yung mura lang. May nakita ako dito mga ka-tibs. Meron dito. Ito. Mga mukha ng ating mga presidente. Mula kay Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose P. Laurel, si Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Ekigio Quirino, si Ramon Magsaysay. Si Carlos P. Garcia, Gustado Macapagal, Ferdinand Marcos, Corazon P. Aquino, si Fidel B. Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Cuanco Aquino III, at ang kasalukuyang presidente natin, si Digong, si President Rodrigo Duterte.
gutom na ako. Tanong tayo kung saan pwede kumain. Kuya! Kuya! Saan ba pwede kumain dito? Yung mura lang na masarap. Dito, may pangakain dito sa likod niya. Diyan, sa likod niyan. Sa parking, may okay, sige. Punta ako. Salamat, kuya. So, mga katips, kain lang muna tayo. Dito tayo sa may parking lot dito sa... malapit sa ano, sa katabi lang siya ng Comelec. So, kain lang tayo. Mura nga daw dito sa atin, sinasuggest sa atin. So, kainin lang natin is yung mami and then rice lang. So, kain muna ako, guys. Kain tayo, mga katips. So mga katips, natapos tayo sa biyahe natin dito sa Intramuros and ito, palabas na tayo. Kaalis lang natin ang parking. So huwi na tayo mga katips and sa susunod na biyahe natin, check ko pa kung ano yung schedule na pwede natin puntahan. So pwede sa Luneta, bandang PICC or maraming pang-place dito sa Manila. Ito Manila na hindi pa natin nakapupuntahan. So, ikutin natin lahat yan mga katips. And samahan nyo ako sa susunod na biyahe ko. And tuloy-tuloy lang ang suporta. Samahan nyo lang ako palagi. And ride safe tayo lahat mga katips. Ingat sa biyahe. Salamat.